Hi, Anthony and Sean. Welcome to this video. Ngayon, sasagutin natin ang isa sa mga request ng kapatid natin dito sa ating YouTube channel. Kung ano nga ba ang masasabi ko sa MetaMask, ito ba ay recommended na pagkakitaan o kailangan natin itong iwasan? So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Ano nga ba yung MetaMask? No, basta sa kanilang website, ang MetaMask ay isa raw Web3 pan-entertainment ecosystem kung saan tinutulungan daw ang mga enterprises na ma-achieve ang business growth. Ang tanong, ano nga ba ang Web3 pan-entertainment? Pag sinabi kasing pan-entertainment, example nito ay katulad ng Netflix na nag-o-offer ng mga pelikula, series, at documentary. No, isa pang example lang tinatawag na pan-entertainment ay ang YouTube, which is nag-o-offer naman sila ng mga user-generated content. Ang MetaMask naman ay sinasabi nila na isa raw silang Web3 pan-entertainment. Ibig sabihin, ang platform nito ay nasa loob ng blockchain. Ang tanong, totoo nga ba ito? Para malaman mo na agad kung totoo ba na ang MetaMask ay isang Web3 pan-entertainment, isang magandang example ng Web3 pan-entertainment platform ay yung Teta.tv, which is isa itong video streaming platform. So dito pa lang, makikita mo na kung ano nga ba yung pan-entertainment na tinatawag at Web3 pan-entertainment. Okay? At pwede mo na rin itong ipagkumpara sa MetaMask kung yung description ng platform ba nila ay swak sa totoong purpose ng isang Web3 pan-entertainment. Ngayon, pag-usapan natin ang mga red flag na nakita ko dito sa platform na ito. Kasi lagi nilang sinasabi na nasa loob sila ng Web3. Ang tanong, totoo nga ba na nasa loob ng Web3 ang MetaMask? Ang sagot po ay yes. Ang MetaMask ay nasa loob ng Web3. Paano ko nasabi? Base sa code ng kanilang platform, makikita mo na ang MetaMask ay integrated sa Coinbase Wallet SDK at Coinbase Provider, kung saan isa ito sa pinakamalaking Web3 space. Ibig sabihin, may reputasyon talaga yung Coinbase pagdating sa Web3 o sa pag-produce ng mga Web3 platform at website. Pangalawa, mayroong code ang MetaMask platform about sa standard protocol at method pagdating sa Web3 practices. Pangatlo, ang MetaMask ay detailed ang technical implementation nila pagdating sa pag-handle ng transaction, chain management, wallet interaction, at legitimate implementation sa ecosystem ng Web3 development. Yan po ay base sa code na nakikita ko sa loob ng kanilang platform. Pero hindi dahil legit na nasa Web3 platform na ito ay safe at secured na ang perang ilalagay mo dito. Bakit? Base sa kanilang code, mayroon akong nakita mga red flag about dito para masabi natin na kailangan natin itong iwasan. Unang nakita kong red flag dito ay lack of transparency. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Base kasi sa kanilang code, wala akong nakitang kahit anong information pagdating sa kanilang team na nasa likod ng project na ito. Ibig sabihin, walang taong nagpapakilala, okay, o nagpapakita na involved sila sa project na ito, kapatid. Sino-sino ba yung mga nasa likod o gumawa ng mga ng project na ito? At isa 'yon sa mga red flag. Sa dami-dami ng mga scam, no, isa ito sa mga kailangan i-consider kung bakit kailangan nating magtiwala sa isang platform, lalo na kung may kinalaman sa pera at may kinalaman sa blockchain, sa Web3. Okay? Sa madaling salita, kung walang taong involved dito sa Web3 project na ito, no, paano tayo magtitiwala na totoo ang nasa loob ng kanilang website? Isa pang red flag na nakita natin dito, maliban sa walang taong nagpapakilala, okay, sa project na to, hindi pa totoo yung pinapakita nilang founder at CEO sa website nila. Ibig sabihin, yung mukhang pinapakita nila doon ay hindi po totoo. Base rin sa pag-check ko ng pinakita nilang founder at CEO, ito po ay hindi totoo. Paano ko nasabi? Kung familiar po kayo sa Sentasia.io, isa po itong AI video generator platform at itong pinapakita nilang founder at CEO ng MetaMask ay isa sa mga avatar lang ng Sentasia.io. So kung nandito po tayo sa Sentasia.io and kung titingnan mo dito sa platform and dito sa AI avatar, no, makikita mo na, hanapin lang natin, makikita mo na nandito po yung CEO ng MetaMask, yung pinapakitang mukha na CEO ng MetaMask. So sa madaling salita, no, ay fake ang founder at CEO ng MetaMask dahil originated ang image na pinapakita nila sa Sentasia.io. Pangalawang red flag, base sa code ng kanilang platform, wala po akong nakitang na-mention nila na name ng firm ng security audit, no. Napaka-importante kasi sa isang Web3 project na nag-a-undergo ng security audit at wala akong nakitang third-party firm ng isang security audit dito sa MetaMask.
Isa yon sa mga red flag, kapatid. Maliban sa mga nakita nating red flag sa Web3 project na ito, marami akong nakitang red flag sa loob ng kanilang platform. Unang red flag ay ang MetaMax ay hindi Web3 pan-entertainment o hindi Web3 advertising platform na tumutulong sa mga negosyo, kundi investment scheme platform po ito na gawa ng isang Chinese community. Okay? Sa madaling salita, ang linya ng negosyo nila ay sa liwa sa tunay nilang ginagawa. No, paano ko nasabi, kapatid? Ngayon, sagutin natin, paano ba kumikita si MetaMax? O paano kumikita ang MetaMax, kapatid? No, base sa kanilang website at base na rin sa mga member na nagpapaliwanag about MetaMax, kumikita daw ang MetaMax sa pamamagitan ng advertising. Okay? Ibig sabihin, mayroong mga kumpanya na nag-a-advertise sa loob ng kanilang platform. Nagbabayad ang mga malalaking kumpanya daw ng malaking pera kay MetaMax para i-air sa loob ng platform para makita ng mga audience. Ngayon, pag-usapan natin, bakit ba nag-a-advertise ang malalaking kumpanya sa isang platform? Okay? So bilang isa pong marketer, since 2016, ako po ay nagararan ng online advertising sa loob ng iba't ibang platform katulad ng Facebook, Google, YouTube, TikTok, at sa ABS-CBN nakapag-ads na rin po ako using Dash. Okay? Sa tingin ko, isa lang naman siguro ang dahilan at dahilan ng malalaking kumpanya kung bakit nag-a-advertise sa isang online platform. Yun ay ang to get more reach sa produkto o makilala ang isang produkto. So maliban doon, mayroon pang iba't ibang dahilan yan, kapatid. For example, no, magkaroon ng engagement, yung produkto nila, yung brand nila, ng traffic, ng conversion, at iba pa. O, sa madaling salita, para makita ng mas maraming tao, the wide audience as much as possible o targeted audience para magkaroon ng benta o makilala yung isang produkto. Yun ang purpose ng mga advertiser at sa mga at sa tingin ko yun din yung purpose ng malalaking kumpanya kung bakit sila nag-a-advertise ng produkto. Okay? Ngayon, gamitan natin ng sindido common. No, bakit ako mag-a-advertise? Isa akong malaking kumpanya, isa akong kilalang kumpanya. For example, Nokia, Intel, okay, sabihin natin Nvidia, okay? Bakit ako mag-a-advertise sa isang platform na mayroon lang 900,000 total views sa buong mundo? Na lahat ng nandito, okay, ay hindi targeted at gusto lang kumita ng pera. Okay? Kaysa sa mag-advertise sa 15.6 billion o 2.3 billion o 83.5 billion na karamihan na nandito ay mga targeted audience at mga ready to buy customer. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan ito? Talakayin natin kung paano ba kumikita sa loob ng MetaMax, okay? Dito sa loob ng MetaMax, mayroon silang tinatawag na watch and earn kung saan manunood ka lang ng video, pwede ka nang kumita ng pera, kapatid. So dito sa MetaMax, kapatid, ang pinaka main na pagkakitaan nila ay yung VIP o yung mga package kung saan once na mag-avail ka nito mga package na kayo, kapatid, ay pwede kang kumita sa pamagitan ng panunood ng mga video dito sa loob ng platform nila. For example, once na pinanood mo yung video na to, kapatid, ay pwede kang kumita ng pera once na ikaw ay mag-avail ng package nila. Sa one-star package, pwede kang kumita ng 0.6 USDT. Okay, 5 times, kapatid, yan, daily, ang investment mo dito ay 90 USDT. Okay, so valid po yan for 90 days. Okay, dito sa package 2 naman, 10 times daily, okay, ang kikitain mo ay 1 USDT, 90 days na valid yan, kapatid, hanggang dito sa 3 star 16 times daily, 90 days din. So same sila na 90 days validity, pero nagkakaiba lang sa dami, okay, ng pwede mong panoorin araw-araw. For example, dito sa pinakamataas nila, sa 5 star package, meron 25 times daily, kapatid. Ang pwede mong kitain dyan ay 4 USDT. Ibig sabihin, habang lumalaki yung package mo, dumadami yung pwede mong panoorin, at syempre, lalaki rin yung pwede mong kitain araw-araw, kapatid. Ang malaking tanong, no, marangal nga ba ito? So, mayroon kasi tayong tinatawag na click farming o easy task job. No, paano ba ito? No, panoorin mo ito, kapatid. Ang click farming ay nagsimula ito nung pumasok yung tinatawag na affiliate marketing PPC o affiliate marketing pay-per-click. Dito kumikita ang mga affiliate marketer sa pamagitan ng pag-click ng user sa isang ads. Ngayon, meron ng iba't ibang klase ng click farming. Okay, nandiyan na din yung mga easy task, kapatid. Ngayon, isa ito sa nakita kong red flag. Bakit? Sa tunay na paid to watch na mga application, hindi mo kailangan magbayad para kumita. Dahil meron totoong mga advertiser
na nagbabayad sa mga platform kung saan yung pera na yon hinahati-hati naman yon sa mga user as a reward. No, kapag ang isang paid to watch application ay mayroong bayad para kumita ka sa panonood ng mga video, yan po ay isang malaking red flag. O, hindi mo kailangan magbayad ng investment para makapagsimulang kumita sa isang paid to watch. O, isang malaking example dito ay yung Swagbox. Yun ang tunay na paid to watch, kapatid. Ang ganitong klase ng gawain ay investment scheme at hindi nakafocus sa tunay na linya ng negosyo nila. At masasabi ko na ito, in my opinion, na front lamang po ang panonood nila ng video at walang tunay na totoong advertiser. No, ibig sabihin, yung kinikita mo dyan, kapatid, ay hindi galing sa mga bayad na mga advertiser, kundi sa pera lang na mga member na binabayad sa bawat package. Ang MetaMax ay katulad lang rin ng mga scheme kung familiar ka sa Chungaga, o kung familiar ka sa TaskPay, kung familiar ka sa Trendy, at iba pa, no, na nareview natin dito sa ating YouTube channel, kumukuha lang sila ng mga video para gawing front na kunwari galing sa mga advertiser pero hindi naman talaga. Okay, ibig sabihin, hindi na bago ang ganitong klase ng scheme, kapatid. Matagal na itong ginagawa. Umuulit-ulit lang yan, kapatid. No? Kapag ang business mo kasi ay advertising platform, tinutulungan mo ang negosyo na mapalawak ang network, makilala kung ano yung ino-offer ng isang negosyo at magkaroon ng benta. Ngayon, kung ako ang negosyo at ipapakita ko ito, ipapakita ko yung produkto ko, ipapakita ko yung brand ko sa mga taong wala namang interest sa produkto, parang pinatay ko na rin yung negosyo, kapatid. No, common sense lang yun, kapatid. Pangalawang pagkakakitaan nila ay yung tinatawag naman na Invest Plus, kung saan mag-hold ka ng pera para kumita ng daily income. Da, paano ba ito? So kung nandito ka sa platform ng MetaMax, kapatid, kiklik mo lang tong Invest Plus. Okay, dito, pwede kang mag-invest sa 3 days investment. No, pwede kang kumita sang 0.5%. Ang minimum investment po dito ay 100. Okay, sa 7 days investment, okay, dito pwede kang kumita ng 1% daily. Sa 30 days, 60 days hanggang dito sa 1080 days investment, right, na pwede kang kumita ng 12% daily, okay? Na pwede kang mag-invest dito. Ang minimum na investment naman dito ay 1000 USDT. So ibig sabihin, once na matapos yung 1080 days mo na investment, right, okay, pagkatapos nun, pwede kang kumita ng 13,060%. Ganun kalaki, kapatid, okay? So ibig sabihin, araw-araw kang kikita dito ng income na 12%. Ganun kalaki, kapatid, yung pwede mong kitain dito sa MetaMax. So ito po ay example, o ito po ay sign ng Ponzi scheme na saliwa sa linya ng business model nila na isang Web3 pan-entertainment. Okay? Pangatlong paraan kung paano kayikita ng pera dito sa loob ng MetaMax ay sa pamagitan ng pag-invite ng tao. So dito, bago ka makapag-invite, kapatid, ng tao, ay kailangan mo muna mag-avail, okay, ng package nila. No, magkano naman yung kikitain mo dito sa pag-invite ng mga tao? So dito, pwede kang kumita ng 10% commission once na makapag-invite ka ng tao na mag-i-invest din sa loob ng MetaMax o gagawin yung watch to earn. Okay? Pero kailangan mas mataas yung package na kung makuha mo doon sa kinuha ng in-invite mo para kumita ka ng komisyon, kapatid. Hindi lang yan, dahil dito, pwede kang kumita sa pamagitan ng team rebates, kung saan kikita ka ng 1% hanggang 6% ng profit sa mga tao nasa ilalim mo. Ibig sabihin, hanggang marami ka na i-invite at nag-i-invest din ng package dito sa loob ng MetaMax, kikita ka ng hanggang 6%, depende sa package na kukunin nila. Ngayon, itong pagkakakitaan naman nito, kapatid, okay, ng pag-i-invite ng tao, ay isa naman po itong sign ng pyramid scheme. The more na dumadami ang nag-i-invest sa ilalim mo, the more na kikita ka ng pera. Oh, dahil nakikita ko na hindi naman talaga totoo yung advertising na nangyayari dito sa loob ng platform, at hindi totoo na yung perang nakukuha mo dito, yung kinikita mo dito ay galing sa advertising. So, ibig sabihin, itong klase ng pagkakita na ito, kapatid, ay meron pong hangganan. So, ang review natin dito sa MetaMax ay ito po ay hindi safe dahil at hindi recommended na pagkakitaan, at kailangan nating iwasan dahil sa mga red flag
na nakita natin dito sa loob ng platform. Dahil ang ganitong klase ng scheme ay meron pong hangganan. Kapag marami na nag-withdraw ng pera kaysa sa pumapasok na pera sa loob ng platform, ang ganitong klase ng scheme po ay posibleng mawala na parang wala. Katulad ng mga platform na same sa scheme ng MetaMask. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, no? Malaki na ba yung kinita mo dito? No, masasabi mo ba na legit ang ganitong klase na pagkakitaan? O isa ka sa mga naniniwala na isa itong malaking scam? So comment mo sa baba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo about dito sa platform nito kapatid. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, no, give me a big thumbs up, no, share this video, comment below, subscribe. At huwag mo kalimutang i-click on notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Anto, I'm internet marketing vlogger. Bye-bye!